kasi mayroon tayong tinatawag na financial independence retire early or FIRE, no? And this is actually what we followed to be able to achieve retirement. Okay, so are you on FIRE, di ba? Financial independence, retire early. Okay? So ito yung mga FIRE strategies, okay? So kung meron po kayong kung kayo po ay pen and paper pa, di magsulat, pero kung kayo po ay medyo millennial at bihasa sa inyong mga cellphones, I think marami sa inyo siguro ay nanonood sa inyong mga cellphones, ay screenshot na lang po ang labanan, ano? Ito kasi yung mga strategies on how to do, no? Financial independence, retire early. Okay. Number one is to live in extreme frugality and then retire early. So ang gagawin nito, ang sinasabi nito is to pay now so that you can play later earlier, 'di ba? So and how frugal would you get? Mamaya meron tayong mga choices diyan pagpipilian natin, okay? And then aggressive yung savings practice natin, no? So talagang pina-prioritize natin yung savings and generation natin ng investment portfolio to create the passive income. And this is precisely what I did, no? Kami ng partner ko nung nagkakilala kami, buti na lang talaga magka-jive yung aming mga financial goals at yung pananaw namin sa pera. So sabi namin, we were able to buy a lot at nagpatayo kami ng na pwede na sana naming patayuan ng aming dream house or maayos na bahay. We were, I think, about 25, 26 years old at that time. Tapos, sabi ko, parang kung papatayo na natin ito ng dream house, this would become our biggest asset and the biggest asset na babayaran natin, napapasanin natin. Kasi nga, ay pagbahay na titirhan mo at dream house ay hindi yan kumikita, di ba? The largest asset, it will become our largest asset pero non-earning siya. So both of us, we decided na yung ipon namin, no, we were very aggressive in our ipon at inilagay namin yung ipon namin doon, and ang pinatayo namin is four apartments. Yung isa, tinirhan namin, no? 40 square meters lang siya. Tapos yung tatlo ay pinarentahan. Kasi sabi namin, pwede namang pagka nasa 30s na tayo, bumili at magpatayo ng bahay. What matters now is, kailangan maging aggressive tayo in our frugality and our savings para lumaki yung ating investment portfolio to generate the passive income. Okay? Tapos, dapat din ay humahanap ng additional source of income. At yung additional source of income natin ay mas maganda kung hindi ito active income. That we venture into passive income. So, katulad nung ginawa namin, yung sinave namin, we put up a rental property. At yung rental property, nag-generate ng passive income na rin. Pero initially, bago naging ganun yun, nag-invest muna kami, mga time deposits, share capital. So we earned dividends, we earned interest, and we also earned capital gains, no? So from there, nung lumaki na siya, sizable na, then that's the time that we put up a rental property. Okay? Sa FIRE strategy din, sa discussion natin, ang ina-assume natin ay pareho yung income and expense natin. So para lang to put it into context sa mga calculation natin mamaya, ang tina-target natin ay, kunwari kumikita po kayo ng 100,000 pesos per month, ang tinitignan din natin na expenses natin ay nasa 100,000 pesos per month when we compute for our daily living expenses. Ha? Kasi usually ganun naman eh, minsan nga, di ba, kulang pa. Okay? And then my preference then for what we call sexy investments, no? So ano ba itong sexy investment, no? Paano ba ito ginagawa? So how do we do sexy investment? So sexy is actually an acronym. Ayan, no? So yung acronym natin, S stands for secure. So kailangan ay kapag pipili tayo ng investment, dapat ay secure. So yan yung kasama yan sa FIRE strategy.
Next, kailangan kapag pumili tayo ng investment natin, encashable ito or liquid. Ibig sabihin, the quicker na maging cash, mas maganda, no? And then, kailangan din ito ay may X factor, which means ito ay socially responsible at environment friendly. And then, yung panghuli ay Y, no? Or yield. Or yield or returns. Ito yung kikitain natin. So yaan yung aking acronym in choosing how to in choosing right investments, no, magandang mga investments. It should be sexy. Katulad po ninyo kapag tinitingnan ninyo ang inyong sarili kapag naliligo. Ayan, 'di ba? Body beautiful ganyan. So sexy yung tinitingnan natin. And dito po sa atin, no, na acronym natin for sexy, choosing the right investments. Ang priority po dito ay sex. Ayan. Dapat secure and cashable and may X factor muna bago natin titignan yung Y, no? Yung Y natin ay panghuling factor siya. Kasi usually ang nakikita natin, no, sa mga nag-i-invest ay hinuhuli ito, 'di ba? Hinuhuli ang sex. Inuuna yung Y. Diba? Pero dapat sa sexy, choosing the right investments natin, sexy framework, sex po ang mauuna. Ayan, sex positive tayo, diba? So kailangan security ang isipin muna natin, and cashable at yung X factor, socially and environmentally sound, bago yung Y. Kaya po tayo ay nabibiktima ng investment scams dahil marami ang nasisilaw sa mataas na investment rate. Ayan. Okay, so yun ha, tandaan natin. So yun yung mga parameters natin. Kailangan aggressive sa savings and then my preference for sexy investments. No? Parang din yung sa pagpili ninyo ng inyong partner sa buhay, kailangan sexy sa inyong paningin. Okay, so how do we achieve FIRE? Ganito po, no, yung ating gagawin. Ano? So you have to live in extreme frugality for the first 10 to 15 years of your life. So nagbe-benefit dito yung mga young doctors natin. No? Ano ba yung mga young doctors? Siguro 25 kayo nagiging doctor. Nalaman nyo to, no? And then, so extreme frugality, you practice it. So from hanggang 35 to 40 years old lang na magiging frugal. From that point forward daw ay maayos na ang ating magiging finances, no? Well, we will be able to achieve retiring early kung ganun yung gagawin natin. Okay? So ang gagawin ay ito na yung extreme frugality talaga. Save 50 to 75% of income to retire in 10 to 15 years. Okay? So, kaya talagang ang retirement, na retiring early, ay may bentahe ang mga bata pa. Okay? At yung mga bata pa, na, literal talaga, no, na this is already a translation of yung kasabihan natin na time is gold. Kasi kung narinig mo to, and you're able to do this, no, ay you would be able to retire early. Pero of course, sinasabi nyo, ay grabe naman, 50 to 75% ang hirap naman yan. Okay. Of course, I'm just saying this na strategy siya, pero kayo pa rin yung mamimili at pupunta tayo dyan mamaya. No? At ito nga yung kritik dito sa FIRE, eh, parang talagang mahirap i-achieve yung 50 to 75%. In our case, ay naging madali siya kasi ito po yung benefit ng pagiging Becky, no? Tapos yung partner mo, Becky din. Hindi po kami magkakaanak, tapos pareho pa kaming manamit. So reduce talaga yung costs, kaya madali ang pagsisave sa amin, no? Di ba, pwede ko magpalitan ng brief, parang magpalitan ng ng damit at tipid yun. Eh kung male female, eh kung nagbabra yung mister mo, okay din lang naman. Well, no judgment, di ba? Pero magastos, di ba, kung may male female counterpart pa. No, I'm just putting some humor in our discussion kasi sa totoo lang ang hirap po ha na mag-isang nagsasalita dito, kaya magtatawag po tayo ng makaka-interact natin maya-maya. Ayan.
So, tapos, ang gagawin mo din is to draw maximum of 5% of your retirement fund upon retirement. So, kunwari, yung sabi natin kanina, no, 10 million pesos yung iyong retirement fund. Ang maximum na kukunin mo dyan ay 5% per annum. So, that's 500,000 pesos. At yan yung gagamitin mo para sa, ano, para sa living expenses mo. If you do that, based on my projections here in the Philippines, you will not be able to consume the 10 million pesos. The 10 million pesos na retirement fund mo. Nandyan pa rin siya. So kung may mga anak ka, pag namatay ka, maipapamana mo yon. So choice mo, if you want to go beyond 5% na pwedeng mabawasan yung principal ng 10 million na yon at project mo hanggang 90 ka mamamatay, then mas malaki yung pwede mong gastusin every year. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Siyempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito, subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.